Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Ellie na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang mag-aaral na minsan nang inayawan. Ito'y pinamagatang Ayoko sa Kaklasiko. Isinulat ito ni Charito M. Naz ng Dibisyon ng Cavite Province at iginuhit naman ni Giselle A. Del Rosario ng parehong dibisyon. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia ng inyong lingkod, Eligen Kalimpusan Miro ng Dibisyon ng Bayugan City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ayoko sa Kaklasiko. Paa? May paa nga! Lloyd! Nagulat ako sa sigaw ni Teacher Nora. Lumakas bigla ang tawanan. Mukha ba namang bata ka? Pwede ka namang pumasok ng maayos, gumapang ka pa. Maupo ka na! Wika ni Teacher Nora sabay taas sa salamin niya sa matang na laglag na sa ilong niya. Hindi naman galit si Teacher. Malakas lang ang boses niya. Paano kaya niya nalaman na may gumagapang? Hindi naman siya nakatingin. May third eye kaya siya? Sinundan ko siya ng tingin. Naupo siya sa likod. Isang notebook at isang lapis lang ang laman ng bag niya na may malaking mukha ng kandidato. Ang lukot niyang polo. Puti ba o dilaw? Puro putik pa ang sapatos. Baha ba sa kanila? Ayoko sa kanya. Ayoko siyang kaibigan. Unang araw pa lang ng pasukan, late na siya. Ang dumi pa ng damit. Hindi pa binati si Teacher. Hindi rin nag-sorry. Tumingin ako ulit. Bilog na bilog at masasayang mga mata ang nakatingin sa akin. Gusto kong ngumiti pero di ko gagawin. Ayoko talaga sa kanya. Kumusta ang unang araw mo sa paaralan, Justin? Tanong ni Lola Nena pag-uwi ko galing sa eskwelahan. May mga bago ka na bang mga kaibigan? Sa Dubai nagtatrabaho sina Mama at Papa, kaya dito muna ako kay Lola nakatira. Nalungkot talaga ako noon. Pero okay na ako ngayon. Masaya naman akong si Lola lang ang kasama ko. Inaalagaan niya ako at alam kong mahal niya ako. Mayroon siyang kasama sa bahay, si Ate Mian. Siya ang nagluluto, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagpaplansya at kung ano-ano pa. Pero ang mga damit ko, si Lola ang naglalaba at nagpaplansya. Gusto kong ako ang naglalaba at namamalansya ng damit ni Justin, lalo na ang mga uniforme niya. Narinig kong sabi ni Lola noong nag-video call si Mama. Ayaw ni Mama na naglalaba at namamalansya si Lola. Matanda na kasi siya. Ang bata ay dapat na laging malinis ang katawan at damit. Walang makikipagkaibigan sa'yo at hindi ka kagigiliwan ng tao kung marumi ka. Sermon ni Lola sa akin nung pumunta siya sa bahay namin sa Laguna. Nahuli niya akong naglalaro ng lupa sa labas ng bahay. Lagi na akong malinis. Ayokong magalit si Lola Nena. Mahal ko kasi siya. Nakita ko si Lloyd kaninang uwian.
nakatingin sa mga kaklase naming naghahabulan, nakatayo sa puno at nakangiti. Gusto niya yatang sumali, pero hindi naman siya sinasali ng mga kaklase namin. Marumi nga kasi siya, kaya wala siyang kaibigan. Kung makikipagkaibigan ako sa kanya, sigurado akong lalayuan rin ako ng mga kaklase namin. Nakita ko siyang tumakbo palabas ng gate ng eskwelahan. Sayang, mukha pa naman siyang mabait at masayahin. Nakita ko iyon sa bilog na bilog niyang mga mata. Lloyd! Lloyd! Gising na! Uwian na! Ang lakas na naman ang tawa ng mga kaklase namin. Biyernes na ngayon. Sa isang linggo, dalawang beses nang nakatulog si Lloyd sa klase namin. Hindi naman siya nahihiya talaga. Lloyd! Gising ka na! Uwi na tayo! Tinapik-tapik na ni Teacher Nora ang balikat ni Lloyd para magising. Napakamot na lang si Lloyd sa batok. Pagdilat niya kasi, mukha ni Teacher ang nakita niya. Lalong lumakas ang tawanan ng mga kaklasiko. Natatawa na rin ako. Hindi ko na pinigil ang sarili ko. Tumawa na rin ako ng malakas. Birthday na ni Lola Nena sa linggo. Marami siyang darating na bisita. Sinamahan ko siya sa palengke. Namili kami ng mga ihahanda niya. Marami na kaming pinuntahang tindahan. Pero bakit wala kaming bit-bit? Lola, nasaan ba ang mga binili natin? Kukunin na lang ang mga iyon ng aking kargador. Dumaan muna tayo sa damitan, apo. May bibilhin lang ako. Yayaan ni Lola sa akin. Bibili siguro si Lola ng damit niya. Doon na natin hintayin ang magmahakot ng binili natin sa lugawan. Kumain muna tayo. Nasabihan ko na siya noong isang araw. Patalon-talon akong sumunod kay Lola. Kakain kami ng lugaw. Ang sarap ng lugaw na may itlog. Busog na busog ako. Aling Nena, kanina pa po ba kayo? Hindi, katatapos lang namin kumain ng apo ko. Sagot ni Lola. Napatingin ako sa batang may dalang maliit na kariton. Nakangiti siya sa akin. Tuwang-tuwa siyang makita ako. Kitang-kita ko iyon sa bilog na bilog at masasaya niyang mga mata. Ito nga pala si Justin ang apo ko. Doon siya pumapasok sa paaralan na pinapasukan mo. Nagkikita ba kayo roon? Opo, magkaklase po kami. Masayang tugon ni Lloyd kay Lola Nena. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Binili nga pala kita ng bagong uniforme. Ito na ang gagamitin mo mula ngayon. Salamat po, Aling Nena. Nahihiyang tinanggap ni Lloyd ang bago niyang uniforme. Hindi pala para kay Lola ang damit na binili niya. Para pala kay Lloyd. Walang anuman, anak. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. O kaya ipasabi mo na lang sa aking apo. Tutal naman pala ay magkaklase pala kayo. Paano? Tara na at tanghalin na. Baka maihatid ka pa. Yaya ni Lola. Birthday ni Lola bukas, punta ka. Sige, pag wala nang masyadong tao rito sa palengke. Maraming tao kapag Linggo, mas malaki ang kinikita ko. Ibibili ko si Lola ng gamot niya sa kapagkain namin hanggang Lunes. Puno ng siglang kwento ni Lloyd. Ngunit bakit nalungkot ako bigla? Nalungkot ako para sa kanya. Nakita ko ang sagot sa bilog na bilog niyang mga mata. Wala ang saya na lagi kong nakikita. Nalulungkot din pala siya. Kagaya rin ng lungkot ko noong naglalakad na palayo sina Mama at Papa. Palayo sa amin ni Lola. Palayo sa akin. Binigyan ni Lola si Lloyd ng pera. Nakangiti na ulit
ang bilog na bilog niyang mga mata. Pumunta ka sa bahay bukas para makapag-uwi ka ng ulam para sa lola mo. Ang laki po nito, Aling Nena. Ibibili ko po ng gamot ni Lola. Salamat po! Mabagal ang takbo ng tricycle. Hindi masyadong makaabante sa dami na nagtitinda sa eskinita. Kaway pa rin ang kaway si Lloyd sa akin. Hindi ko naman maalis ang tingin ko sa kanya. Ayaw ko pa rin ba kay Lloyd? Ayaw ko pa rin ba siyang maging kaibigan? Bumibilis na ang takbo ng tricycle. Palabo na ng palabo si Lloyd sa paningin ko. Palinaw naman ang palinaw sa akin kung bakit marumi ang kanyang uniforme. Kung bakit nahuhuli siya sa pagpasok sa eskwelahan. Kung bakit nakatutulog siya sa klase. Kung bakit hindi siya nakipaglaro kahit gusto niya. Nandoon pa rin si Lloyd. Nakatayo, nakatanaw, kumakaway. Paliit na ng paliit si Lloyd. Palaki naman ang palaki ang ginawa kong pagkaway at pagngiti sa kanya. Sana lang makita pa niya. Ayaw ko pa rin ba kay Lloyd? Ayaw ko pa rin ba siyang maging kaibigan? Maaga akong gigising bukas. Maaga kong aabangan ang pagdating ng batang dati kong inaayawan. Aabangan ko ang pagdating ng bago kong kaibigan. Isang bagong kaibigang may bilog na bilog at masasayang mga mata. At dyan nagtatapos ang kwentong Ayoko sa Kaklasiko. Salamat sa pakikinig! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.